Una sa lahat, gusto kong pasalamatan kung sino man ang nagbahagi ng personal na kwentong ito. Ang kamatayan ay parte na ng ating buhay. At pag ang reincarnation ang kasangkot, ito ay nagiging mas maliwanag. Ang susunod na kwento ay tungkol sa isang lola na nagtatanong kung ang kanyang apo ay ang reincarnation ng kanyang anak na lalaki na namatay sa edad na 5 taon. Hindi ito karaniwang storya o insidente para sa mga bata na ma-reincarnate sa parehas na bloodline. Ang aking tanging anak na lalaki ay namatay sa isang aksidente sa edad na 5. Nag-ampun ako ng isang batang babae. 2 taon ang lumipas pagkatapos na masabihan na hindi na ako muling manganganak. Pagkalipas ng 3 taon, isinilang ko ang 2rd anak kong lalaki. Nang mamatay ang panganay kong anak, mayroon akong malaking larawan niya na ipininta. Ito ay nakapipin sa aking dingding simula noong 1977 nang siya ay mamatay. Ang aking 2nd anak na lalaki, 4 taon na ang nakararaan, ay binigyan ako ng aking unang apo, isang batang lalaki. Sa araw na siya ay ipinanganak, ako ay nagulat na ang kanyang mukha ay kahiling tulad ng aking unang anak na lalaki. Ang aking 2nd anak na lalaki ay may iba't ibang mga ama din. Noong nakaraang summer, ang apo kong lalaki at ako ay kumakain ng tanghalian nang hindi sinasadyang tinawag niya akong ina sa halip na lola. Natawa ako at sinabing, "Mali, ako ay si Lola." Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin at sinabing, "Ikaw ang aking ina." Sinabi ko sa kanyang hindi, "Ako ang ina ng kanyang tatay." Nang kami ay nasa living room na, itinuro niya ang larawan ng aking namatay na anak at sinabing siya daw yon nung lumaki na. Sinabi ko naman na hindi, iyon ay ang kapatid ng kanyang tatay. Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin at sinabing siya daw ay nanggaling sa 2 sinapupunan. Sinabi ko sa kanyang hindi, siya ay galing sa tiyan ng isang nanay lamang. Pero itinuro niyang muli ang kanyang daliri sa akin at sinabing ako daw ang kanyang nanay nung siya ay lumaki na. 3rd beses na itong nangyayari. Nang tinanong ko siya kung anong pangalan ng nanay niya, ang sinagot niya ay ang pangalan ng manugang kong babae. Tinanong ko naman ang pangalan ng 2nd niyang nanay. Ang sagot niya, hindi niya pa daw alam. Pagkalipas ng 1 linggo, sinabi niya sa akin na may sasabihin siya sa akin. Sinabi ko okay. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin na mahal niya daw ako at gusto niyang magstay na lang at manirahan sa bahay ko. Ang sagot ko naman, dapat kasama niya ang kanyang mga magulang. Sinabi niya sa akin na ayaw niya akong mamatay dahil mahal na mahal niya daw ako. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin niya na siya daw ay nasa 2 sinapupunan at narito siya sa bahay ko noong bago siya lumaki. At ang talagang nakakamangha ay kamukhang kamukha niya ang namatay kong anak na lalaki. Ganito din ang opinyon ng lahat ng taong nakakakilala sa pumanaw kong anak. Madalas kong marinig sa ibang tao kung gaano ko kamukha ang apo ko. Tulad ng sa aking namatay na anak. Hindi ko alam bakit ganun na lang ang paniniwala ng apo ko.
at bakit naniniwala siya na siya yung nasa larawan nung malaki na siya. Ang paboritong kulay ng aking pumanaw na anak ay orange. Ganon din ang sa apo ko. Nung tinanong ko siya, bakit gusto niya ang mga damit na orange ang kulay? Ang sagot niya ay hindi niya daw alam, basta gusto niya. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Posible bang ang pumanaw kong anak na lalaki at ang apo ko ay nasa isang katauhan? Sana dumating ang panahon na malaman ko at mabigyan ng paliwanag ang nangyayaring ito sa amin. Ang mga tao, madalas, nag-iisip kung sila ay baliw pag mayroon silang memorya ng mga naganap in their past life. Sa lahat ng pananaliksik na ginawa tungkol sa past lives, hindi pa rin karaniwan katanggap-tanggap ang reincarnation sa panahon ngayon. Ang aking personal na opinion ay ang mga taong may mga nakaraang alaala sa buhay ay hindi mga baliw. Sila ay likas na matatalino. Ang babaeng ito, si Margaret, ay isang example ng taong may malinaw na pag-alala ng mga detalye sa kanyang mga nakaraang buhay. Posibleng ang mga information na ito ay nasa subconscious mind lang na laging marerecall ng kusa or true past life regression. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Ako ay 54 years old at isang caregiver. Sa trabaho kong ito, pumapasok ako sa maraming tahanan ng mga iba't ibang tao, linggo-linggo, minsan araw-araw. Mayroong tatlong particular na bahay. Alam kong nanggaling na ako doon noon. At alam ko ang maraming mga detalye at mga pangyayari na naganap sa nakaraan. O siguro sa tingin ko lang. Siguro masyado lang aktibo ang imahinasyon ko. Nung una kong interview bilang caregiver, pumasok ako sa isang lumang tahanan kasama ang dalawa pang babae. Tatlo kaming nakaupo sa sopa at nakapanayam sa parehong oras upang makita kung sino ang magiging pinakamahusay na pagpipilian para sa client na ito. Habang nakaupo ako roon, tumingin ako sa palibot ng living room na para bang natatandaan ko kung kailan itinayo ang bahay, sino nagtayo ng mga bookshelf at ang isang structure sa mesa. Siguro in my past life, bilang isang bata, nanirahan ako sa bahay na yun. Habang isinasagawa ang job interview, para akong nagde-daydream at inaalala ang mga pangyayari sa bahay na ito sa aking isip. Parang deja vu episode. Alam kong nabibilang ako doon at dahil dito, mas tumaas ang kumpiyansa ko. Umuwi na kaming tatlo pagkatapos ng interview. Mga 5 minutes after kong makarating sa bahay, nagring ang telepono ko. Syempre, nakuha ko ang trabaho. Malakas na ang pakiramdam ko na makukuha ko ang trabahong ito sa simula pa lang. Pero bakit? Tinanong ko ang sarili ko ng paulit-ulit. Yung kasama kong dalawang babae, mas maraming caregiving experience. At ito naman ay ang aking una.